magandang umaga po sa inyong lahat. At 2 o'clock pa lang po ay tinatahak na namin ni Daddy Flo ang daan papunta sa Manila dahil ang akin pong flight ay 9 o'clock in the morning. Alam niyo naman po na talaga pong ako ay laging on time at laging 1 hour earlier sa aking mga laging pinupuntahan dahil alam ko naman po na traffic dito or kung ano man po, mayroon po akong allowance para in case po na ako ay magkaroon ng abarya o ano man. Bago po ang lahat, ay syempre inayos ko po muna ang aking swab test, ang aking passport, ang aking vaccination. Kailangan pong lahat yan ay nasa isang bag at ready na para po ipakita sa mga inspector na maghahanap ng mga dokumentong yan. Ano po ako ngayon naghihintay at medyo marami ng tao. Habang patagal po ng patagal kaming naghihintay doon ay padami po ng padami ang tao. Pero lahat po naman ay may social distancing katulad po ng mga silya at katulad po ng mga pilahan. Meron po talaga na designated kung saan ka tatayo. As usual po, mga tao ay merong face shield, meron pong face mask at sa labas pa lamang po ng airport ay ipapakita mo na ang iyong vaccines sa kanila at ang iyong swab test na kailangan ay may 72 hours before na ma-reach mo ang pupuntahan mo. 9 o'clock pa lang po ay nakapila na kami at dahil nga po sa mas maaga ako po ay konti lang po ang lamang ng naon na sa akin. Ako po ay siguro mga pang-sampo or ano. At mas masaya po sa feeling ko na ako po ay mag-check-in ng maaga kesa late ako mag-check-in. Una-una ay bibigyan ka po ng magandang silya at mas maganda po yung nauuna in case na may aberya ka ay ikaw ay madaling mag-fix ng mga problema kung meron man. Sa panahon po ngayon, huwag po tayong masyadong magdala ng madaming bagahe dahil napakahigpit po ngayon ang mga inspector po. At talaga pong binubusisi nila ang mga dala nating gamit, lalo na ang mga pagkain, dahil po sa COVID na ito, dahil po sa pandemic na ito. At ito naman po talaga ay reasonable. Dahil minsan po, sabi nga po nila, hindi daw po kumakapit ang virus sa pagkain. Pero syempre po, lahat po ng pupuntahan natin, hindi natin alam, kunwari, nag-stopover ka sa Japan, iba po ang kanilang patakaran. Nag-stopover ka sa Hong Kong, iba rin po ang kanilang patakaran. Kaya, to be safe po, lagi tayong nasa safe side. Kontian po natin ang ating mga dala dahil kung saan man naman po tayo pupunta, lagi pong may mga Filipino foods na mabibilhan sila. Kaya, yun lang pong importante ang ating dalhin para hindi po tayo magkaroon ng aberya. Ako ang kauna-unahan na passenger dito. See? Kasi Girl Scout ako. Diba? Kailangan laging ahead of time para walang aberya. At kung magka-aberya man, at least madaling ma-fix. Yun ang kagandahan sa laging maaga. Kaya nga may kasabihan tayong daig ng maaga ang masipag. O, diba? So, I'm good for now. And see you. Siyempre po, kahit naman po sa Ana Airlines, ang inuuna po natin ay ang ating mga matatanda. Ang mga hindi mga makalakad, ang mga bata. So, kahit po sila'y kararating lang, at kanina pa po ako, talaga mas muna sila sa akin. Or, ang kanilang upuan ay, syempre, yung
nasa first class seating arrangement sila. So, ganun lang po talaga. Basta pag po tayo magta-travel, kung anong ating gagawin, gagawin po natin, ayun tama. Dalhin po natin yung mga gamit na hindi po tayo kinakabahan, na baka pag ito itapon, o ma-hold, or ano. Kaya dalhin natin yung mga dapat na dalhin. Yung nararapat para hindi po tayo ma-hold. Okay? At sa mga damit naman po, dapat po nating alamin kung ano po ang weather ng ating lugar na pupuntahan. Kung tayo po ipupunta sa Saudi at alam po nating sa panahong ito ay mainit, huwag po tayong mag-jacket. Kung tayo alanganin at hindi naman po natin matawagan, pwede po nating i-Google kung ano po ang weather nung lugar na pupuntahan natin. So, bali ang akin pong stopover ay Japan. Kaya ang akin pong damit ay mahaba. At nga, dahil nga po ngayon ay pandemic, mas maganda po siguro ang ating gagamitin ay mga thermal na damit katulad po ng mga seaman na naka-asul na makikita nyo dito sa screen. Yan po yung mga seaman. Sila po yung mga naka-thermal na ganyan para po silang mga astronaut. お客様ご自身がマスクなどご着用、手洗いやせきエチケットなど感染予防対策へのご協力をお願いいたします。 また、正直マスクなどを外したら飲食、多量の飲酒、お連れ様との大きな声での会話等もお控いただきますよう。Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board ANA, a member of Star Alliance Flight 820 for Narita. To prevent the spread of COVID-19, we would like to ask your cooperation to board with an appropriate distance from the passenger in front. To prevent from the spread of COVID-19 and fall at passengers, we are sharing. We would like to ask you to wear a mask or face covering at the airport and in the cabin. Passengers who are not wearing masks or face covering may be refused to board. Exceptions will be reviewed based on cost conditions. We also have friends of points and questing bags. Please contact the cabin attendant if you need them. For all passengers with carriage, we can sanay po akong sumasakay sa Korean Airlines at ngayon lang po ako nakasakay sa Japan Airlines or ANA. Maganda rin po pala, malinis at saka yung katulad din ng mga sinasakyan ko na airlines, okay din po ito. Hindi ko lang po alam kung okay din ang pagkain nila. Kasi sa Korean Airlines, talagang Korean foods lagi ang pagkain nila. At yun ang inihintay namin lagi ni Daddy Flo. Nagsasakayan pa rin po ang mga tao at iniisip ko po na sana po ay wala akong patabi dahil malaki, 6 hours din po ang aming flight papuntang Japan. So, iniisip ko po sana wala akong katabi nang sa ganun ay makatulog ako kasi 2 o'clock nga po kami umalis ni David Flo. Kaya sana wala akong katabi. Yun po ang pinagpipray ko. Ladies and gentlemen, the doors have closed now. We will depart after checking that all passengers are seated in their assigned seats. Please be seated as soon as ngayon po, positive na po ako na talagang solo ko lang po itong mga upuan na ito. Kaya masaya po ako at alam ko po na ang sarap-sarap ng tulog ko. Melto 着用 sa
How I wish po na makababa ako sa Japan at makakain ako at makapaglibot. Japan is the most promising place talaga na napuntahan ko. Napakaganda po, napakabait ng mga tao, napakasarap ng pagkain. At syempre mahal po ang mga bilihin, pero maganda po, maganda ang weather at maganda mag-shopping. So sa mga ganito pong sitwasyon, kailangan po natin talaga, sasakay po tayo sa plane, lagi pong tayong balot. Ngayon pong aking pag-alis na ito, ngayon lang po ako nakakita ng mga taong lahat po ay balot. Siguro takot sila sa COVID o sila giniginaw. Kasi kadalasan po, last time, pag nakakita ko ng mga traveler, yung iba talaga nakapackless pa, tapos nakapatong lang ng kung ano. Ngayon po, wala pong nakikita halos kundi mata lang. At yun po ang tama talaga. Na talaga pong nabago talaga, pati mga kasuotan nila, ng mga pasahero, pati mga daladala nila ay nabago din. Talagang malaking epekto talaga ang pandemic sa pagta-travel. Madaming mga pasahero, yung iba ay kompleto, pero yung iba naman ay naka-glove. At yun din na sana ang gusto kong mangyari, nalimutan ko lang. Kaya para dun sa mga aalis, mag-gloves kayo kasi protection din ng mga microbes sa mga kamay natin na hawak-hawak tayo. Hindi naman natin maiiwasan yun, kaya dapat din mag-gloves tayo. Halos kati-take off pa lang ng sasakyan namin, eto meron ng pagkain na inibog sa amin. Kasi siguro, hindi ko alam kung lunch time o to or breakfast. Pero syempre, naghahanap ako ng sushi dahil since Japanese airplane ang aking sinakyan, pero isda po ang pagkain na yan. Isda, gulay, carrots, parang piritong isda. Tapos ito po ang paborito ko, hindi ko po alam kung anong pangalan yan. Yan po ay parang soba na malamig. May salad, may tinapay na matigas. Pagkakain ko po, natulog na po ako, nahiga na po ako at napakasarap ng pagkakahiga ko. Talaga pong sinunod ni Lord at pinagbigyan ako, wala po akong katabi. Wala pong hihinga sa tabi ko, wala po akong katabi na matutulog or aabalahin ako kapag sila ay pupunta sa restroom. Kaya salamat po at ako'y walang katabi. So, ako po'y tuntua at ako po'y tulog na tulog. Yan po ang isang bagay na maganda kapag po kayo ay maaga. Nabibigyan po kayo ng magandang silya. At minsan, binibigyan po kayo ng priority na umupo na walang katabi. Kasi hindi naman po punuan itong aming sinakyan. Kaya marami pong vacant seat. At iilan din po kami na soluhan ang isang silya, isang upuan. Kaya lucky po kami at ako po ay tuwan-tuwa sa flight na ito. Ito po, napakaganda po ng flight namin na ito at magla-landing na po kami in a few minutes. At ito po yung Japan. Ayan po. Nakikita ko na siya. Bawal po ang mag-video dito, pero syempre manaka-naka lang po ang aking pag-video dahil yun nga po, bawal dahil nasa immigration na po ako. Wala naman pong problema sa immigration. Okay naman po ang mga papeles ko. Ang problema lang po ay ang akin pong mga bagahe ay diretso na papuntang States, papuntang US. Nandito na po ako ngayon sa Japan at pupunta ako sa aking connecting flight papuntang LA. So basically wala pong mga pasahero, pero mga ilan-ilan, pero meron pa rin po. So very smooth
ang travel dito sa Japan. At syempre napakalinis. At since ito ang one of my favorite country in the world, Japan. Napakabait po ng mga tao dito. At ang sarap ng pagkain. So how I wish na meron akong makakain dito ng sushi before I go to California. So andito na po ako, 35. And then pre-boarding. So napakatahimik po ng flight na to. Napakalinis, napakatahimik. At ang ganda po ng araw dito. Ganda-ganda po ng araw dito. Sa Japan, mainit na malamig-lamig. Ang sarap po. So basically, ito napakatahimik po. So ganun nga po ako magsalita, ngamol. Kasi po ay ako po ay nakadalawa ang ma. Kailangan pong ganun ang gawin natin. Mahirap po, pero syempre, yung isa po medyo maluwag, yung isa ay medyo masikip. Ang masikip po ay yung parteng harapan at yung nasa loob nating mask, yun po ang maluwag para makahinga po tayo. So hindi po ako nakakita dito ng sushi, kundi mga bento lang ng mga tubig at mga ice cream. Ay hindi na po, at ako po naman ay makakapagpintay. Nga po, sabi ko wala pa po akong kuha, kaya nag-selfie po ako. Ay, nakilala po ako ng Pilipinas, Elsa. Ayan po siya. So, andito na po ako sa loob ng plane namin papunta pong California. At mukha po yatang wala po akong katabi. Feel na feel ko po na talagang ako'y laking-laki ng araw na ito, dahil talaga pong ang dami-daming mga pasahero, pero iilan lang pong tao ang wala pong katabi. Yes! Noong araw po, ang mga stewardess po ang nagsasabi at nag-e-explain ng mga bagay-bagay tungkol po sa mga safety ng airplane. Pero ngayon po sa monitor na lang po kami lahat nakatingin, dahil po nga sa pandemic na ito. Kaya wala pong stewardess na naglalakad para po mag-demonstrate. Ito pong flight ko na ito ay napaka-smooth kumpara po sa flight ko last June. At ngayon po ay dahil siguro walang masyado nagta-travel, nung panahon ko ng June, lahat ay nagpapanik. Kaya hindi po lahat, madaming tao nung June. Pero ngayon, kakaunti, at saka ang mga tao, parang cool lang sila. Pero yun nga po, sabi ko, ganito po mga damit na kailangan natin gamitin, ang mga face mask, ang mga dokumento. Kasi may nakita po ako na wala pong success. Ay, hindi ko po alam kung sila po ay A to A. Airport, pa mabalitin po yung susunod na flight. Kaya nga, yun po ang mga kailangan talaga. Kailangan pong alamin natin, nandito pa lang po tayo sa Pilipinas. Alamin na po natin. Kahit dahil mahirap ay bumalik ulit. Dahil lamang sa kapirasong papel. So sa pagkakataon pong ito, alam ko po na wala po akong katabi, kaya ako po tuwan-tuwa. Kasi mahaba-haba din po ang aming flight, 14 hours. So 14 hours ako makakatulog at makapag-stretch ng walang katabi, walang gagalaw sa akin, walang magpapatayo sa akin. At talagang para lang din ako nasa maliit na kama.
Mahigpit dito. Kailangan ng ano. Kailangan ng ang dami pong kainan pero hindi po ako makakain dahil 2 hours lang po ang akong layover pero napakadami po ditong terminal kaya ayoko pong mali. Gusto ko po pagkakain ako ay kaharap ko na yung aking terminal dahil ayoko po ng mali late or ano, ayoko pong maiwan sa California. Hello! Dito po sa California nung bumaba kami, wala pong mga tao, wala pong patient. Kaya nakigaya na rin po ako. Tinanggal ko na rin po pero doble po ang aking mask. Wala pong nagpe-facial dito pero dito po ay kailangan mag-mask. Yun po ang required dito sa California. Mask is a must. Napakalayo po ng terminal papunta po sa Colorado. Grabe. Nandun po ako sa 42, pupunta po ako sa 91. Wala naman po silang sasakyan, kaya nilakad ko po talaga. Ako po nininervyos na dahil ko konti po ang aming layover na oras, pero talagang
kinaya ko po dahil doble pa ang aking mask, hindi po ako masyado makahinga. Kaya lang, ako po ay talagang excited na makita ang aking apo. Kaya okay lang yan, carry yan. Sa, dito po sa California, pag nabase kayo, hindi naman po mahigpit na mahigpit para po sa ating mga dala na pagkain o anuman. Kaya lang, pag hindi po na talaga na-detect ng kanila pong conveyor, ay talaga po na i-hold nila kayo sa isang tabi at kakalkalin nila lahat ng inyong mga bagahe. Aalisin at itatapon, tubig, lahat po ng hindi tama sa sizes, aalisin nila. Kaya, watch out po tayo dyan. Pero ganun pa man po, kahit ako'y pagod na at talagang meron pa rin po kasi akong hawak, may hand carry po ako na bag, ay talagang hindi ko pa rin po nakakalimutan na magkuha ng mga videos at ang mga pictures na yan. Kailangan ko po talagang panindigan ng pagiging vlogger ko. A few moments later. Once na dumating na po tayo sa ating pong destination, mangyari po lamang na tayo po ay dapat magdala o may dala ng plastic bag para lalagyan po ng ating mga pinaggamitan sa ating pong journey. Yung pong mga jacket po natin na ginamit natin, yung pong ating mask, ating pong palitan para in case na meron pong virus ang ating mga damit, hindi naman po mahawa ang ating pong mga dagat na. Hi, Mo! Now I'm home. Video ito. Eto, after like 19 hours flight, how many hours is that? 90 hours? I don't know. One more, ma'am. Para ka lang nag-ano. So, this is it. This is Colorado Spring. You know, very fresh. Talagang spring na spring ang dating. Very fresh air. Walang usok. Okay? Siyempre po masayang masaya ako at kwentuhan kami ng anak ko tungkol po sa aking flight at natutuwa naman po ako na ang flight ko ay very smooth at nakarating ako ng safe na safe dito sa Colorado Spring. Matagal ko na pong gustong pumunta rito pero dahil nga po sa anak apo ko ay magbo-birthday, ito po ay talagang blessing po sa aming pamilya. Sa mga susunod na araw po, wag po kayong sasawa na manood ng aking mga vlogs at lahat po ng mga bagay-bagay dito sa akin sa Colorado ay akin pong i-share sa inyo, lalo na po yung aking apo, syempre po, at ang mga magagandang spot at mga pagkain, mga restaurant dito sa Colorado Spring. Napakaganda po nitong lugar. So mag-ingat pa po rin po tayo. Ito po si Mami Flo at marami pong salamat. Peace out!